And good morning mga kamot-mot. So for today's episode, so this is the 2024 versus 650. So napaganda kasi meron tayong versus 2023 na nandito sa katabi. So makikita nyo na yung comparison between two units, the 2024 and the 2023. So yung pag-uusapan natin ngayon kung ano yung difference ng dalawa. So pero bago yan, gusto ko munang i-walk around yung 2024. So para makita niyo yung ano yung nabago, then sasabihin ko yung mga nabago kung meron man. Ah. So medyo masikip lang yung showroom. Pinaparaming unit na nandito ngayon. So yan, there you go. Nakita nyo na yung walk around ng versus 650 2024. So ano nga ba yung difference ng dalawa? So actually, wala. Pero as for Ninja, so ito lang yung nadagdag na meron tong traction control. Actually, two modes. So hindi ko lang, gusto ko i-verify yan. So ilalagay ko yung buong specs ng bike na to na 2024. Kasi yun ang statement na nilabas ni, ano, ni Ninja Philippines or Ninja na this one is the 2024. Meron na siyang equipped na traction control. Actually, meron siyang two modes. So yan yung 2024. Pero the appearance, so same lang. The colorway yun lang nagbago. So ito naging ano lang, nagkaroon lang siya ng mga more on glossy. This one is nagkaroon siya ng actually yung main colorway niya is matte. Then nagkaroon siya ng mga lining. Ito meron siyang lime green na signature ng Kawasaki. So the rest, so ito manual adjustment yung visor. So same lang nung 2024. So same pa rin, comes with parallel twin 649cc. So power nito nasa 65 horsepower around 8500 rpm. Then meron tong torque na 61 newtons of torque around 7000 rpm. So same sila, same ng 2023 model. So yun nga lang, as a statement of Ninja na meron tong traction control na 2024 na meron siyang two modes. So same lang, merong adjustment sa likod, yung dump and rebound ng shock, horizontal buckling, then twin disc. So same sa tires, meron siyang 120 by 70 by 17 tire diameter Dunlop tires. So same lang yung equip as 2024. So meron chrysanthemum brake, disc brake 300mm twin. So meron tong equipped na Nissan brake, 2 calipers sa front. And also sa rear, equipped to ng 250 disc diameter. And seeing a 2-piston Nissan brake caliper, both front, ABS, both front and rear. So yun. So same lang yung, ano, yung materials na ginamit sa 2023, then 2024. Sa seat height, meron tong 845mm. Sa ground clearance, meron tong 170 ground clearance. So, weight, 219 sa same. Same lang nung ano, nung 2023. So, actually, yung colorway lang yung nagkaroon ng difference. So, kung mapapansin mo yung concept ng design, same lang ito. Nandito rin versus sa 650, nandun pa rin sa tail. So this one, dito yung versus, nandito rin yung 650 nakalagay sa likod. So the rest, same na. So yun, sa price, ito lang napansin ko, akala ko nagbago. So same pala yung inverted fork. Yan. So sa price, same lang din. So 499,000 pesos. So ginawa ko tong content na to dahil doon sa isang subscriber ko na nahingi or nag-request ng versus 650 update ng 2024. So para sa akin,
dito na sa 2024, mas gusto ko yung colorway. So actually ito dapat yung bike ko eh. So nagkaroon lang ng ano ng problema kasi nawala ng stock noon time na naghahanap ako ng big bike mag-upgrade. So sayang. So sa tingin ko goods naman yung Versys 650. So isa to sa mga tinitingnan ko talaga na maging ano ko, maging retirement bike, mga ganon. So adventure kasi yung maganda para sa akin kasi lalo't lalo na kung ikaw mahilig sa mga long rides, endurer ka, yun, pwedeng pwede sa ito. So this is the 2024 Kawasaki Versys 650, the new colorway edition. So ilalagay ko yung number dyan nang pwede nyo makontakt para sa financing and cash itong unit ng Versys 650 2024. So ilalagay ko rin yung installment dyan sa video. Okay, so ayan mga kamot-mot. So sana may nakuha yung tips and idea regarding sa new middleweight ng Kawasaki Versys 650. So hanggang sa susunod ulit na episode. So this is Ayaman, see you on the road. Peace out.